Shaina, yung mga proyekto sa Cinema One. Kung movies yung sa Canada Tito, yung saman yung sinimulan namin, yung very first series. Which was? Cinema One. Yung single-single. Okay. Oh. Kasi ano yun, isang project naman with Philippine Star. Yes. Ilang season? Dalawang season tayo noon. Tapos nakagawa pa po ng movie with Philippine Star, Sun Life. Dami eh. Para siyang movie kasi kailangan namin gawin kasi para mayroong katapusan din yung kwento. Oh, kasi humingi sila ng isa pang season. Sabi namin, parang hindi na kailangan mo ng tuldukan si Joey at si Joey Boy at si Joey Girl. Kailangan na ending. Mm-hmm. So they decided to yun pag pinanood mo naman yung movie, nire-recap pa rin kung ano nangyari dun sa season 1 and 2. So madaling masundan. Oo. Kailangan lang conclusion dun sa pelikula. So kailangan namin na magawa yung pelikula talaga. So how was that experience? Bagong mundo. Nagbigay ba si Ronald ng bonus? Yung season 1 and 2, masaya kami ah. Ano, Ronald? Lagi kami masaya sa taping sa season 1 and 2. Dahil. Bago, lahat bago. Tito, bago yung director ko. Parang it was the first project na parang feeling ko ang parang malaya ako. Kasi parang lagi po akong drama, lagi. Akala ko anong ibig sabihin ng malaya. Pero they gave independent me, girl adult. They really gave me freedom. Alright. And it was a new experience kasi sanay ako na lumaki ako with the directors ng mainstream. And then bigla nila akong pinasa kay Pepe Joke, no? Na parang iba yung style niya. Paano iba si Pepe? Kasi po parang indie and hindi ako lumaki sa indie world. Mm. Parang sobrang mainstream po ako ever since. Film, TV, teleserye. Kasi yung style ni Pepe talagang ano? Parang paano? Can you explain that? I mean, how does an indie director work as opposed to mainstream? Sa lahat, sa script, yung story namin was really very different from the stories that I would the characters that I would normally portray. Yeah, the directorial style. Yung pagiging director niya, parang binibigyan kanya ng kalayaan to express or parang mas collaborative. Yes, that's what I'm saying. You mentioned collaborative nga yung approach. And you liked it. Kasi parang feeling mo, okay, so I'm also parang kahit pa paano nagko-contribute din ako. Kasi sanay po ako nang sumusunod lang sa director ko eh. Parang, tumingin ka sa kaliwa, or ganyan. Ganun minsan. Or ganun ang formula ng TV. And then there was this director who gave you... Kapag ganun po, or bagong generation ng directors, parang mas pinagkakatiwalaan nila. Tsaka magkakaibigan kami lahat eh. So, from Pepe, the writer to Lilith, the writer. Of course, Lilith was part of the show for a long time. Yes. And si Bianca, yung producer, lahat kami magkakaibigan. So, talagang event sa amin pag may tape. Pupunta kami lahat. Oo, dinadalaw niya. Dinadalaw kami niya, sir. And parang, kine-question ko pa nung time na yun na parang, sasabihin ko ba talaga tong parang pinapamura nila ako? Oh. Sabi ko, pwede ba to, sir? Sabi niya, oo naman, cable TV tayo, no? Mali ang tinanong mo. Kaya nga. Si Ronald. So parang nag-enjoy ako dahil panibago lahat ng ginawa ko. That was the very first, I think, na bagong ginawa ko. Yung single-single series. And okay. Then, yun po, nagkaroon ng second season and then nagkaroon pa po ng movie. So in the context of single-single, the movie, the series, ano ang mga binabalak ng Cinema One? Talagang ano yun eh, business decision because gusto ng Philippine Star gawin at meron silang advocacy about financial management and all. So, bagay naman kasi yung kwento na na-pitch namin para sa ganung klaseng advocacy. Kasi aside from, ano na yun eh, marami ng advertisers. Ang ganda na, eh. Oo, di ba? Sana you're able to do more of, you know, single-single. Yes. At binigyan din naman kami ng freedom kung ano yung kwento na yung gusto namin ipakita. So, may magandang marriage ng advertising support plus kung ano yung kwento na ipapakita at tamang cast doon para sa kwento. Mm-hmm.